sa loob. Hi mga ka-travelers, good morning. So ayun nga, kung nakikita nyo, andito tayo sa ating favorite spot in the morning. Kasi as usual, gagala ulit tayo. So saan nga ba tayo gagala ngayong Sabado na ito? So pupunta tayo ngayon sa Gan HaShlosha. And then afterwards, meron din tayong Mount Gilboa. So hindi ko alam kung ano mauuna doon sa dalawa. But anyways, yung Gan HaShlosha is a national park here in Israel. So sobrang ganda doon. According doon sa mga pictures na nakita ko. So syempre excited ako at isasama ko kayo doon nga para makita natin yung actual place na yun. So mag-swimming tayo. So baon ko ngayon or dala ko ngayon yung ating bag. So ayun, papakita ko sa inyo. So ito. So ayun, ang bigat. Andito na rin yung pagkain. Kung tubig nga pala doon ay mainit kasi natural spring siya. So 28 degrees Celsius all year round. So ayun, pwede rin kayo mag-swimming doon kapag winter. Pero syempre, sino naman makakapag-swimming kapag malamig ang panahon sa labas, diba? So ayun, meron din tayong, ayun nga, sinabi ko kanina na Mount Gilboa. So according to the Bible, yung Mount Gilboa is the place where the first king of Israel fought. So siya yung si King Saul at saka yung kanyang sons. So doon siya namatay. And sa sobrang galit nga, nung pumalit na king na si King David, na-curse niya or naisumpa niya yung lugar na yun, hindi siya magkakaroon ng any life form. So makikita natin yun na medyo kalbo nga yung bundok na yun. But sa mga nakaraang taon, nagtanim yung National Fund, National Jewish Fund ng mga iba't ibang klase ng puno doon or sabihin natin ang iba't ibang klase nga ng mga halaman. So meron na rin siguro doong, ayun nga, tumutubo kahit papaano. So for sure, mag-i-enjoy ulit tayo dito sa video na to and let's go kasi ang calling time is 5 a.m. Ito ang oras na is 4:25, so kailangan ko maghintay ng Sherut or ng FX dun nga sa baba. Last week, alam nyo ba na masyado na ako kinabahan kasi nga 4:50 na yata yun or sabihin nating, oh nga 4:50 na, tapos 4:30 yung calling time. And then walang dumadaan or may dumadaan man puno na. So nag-taxi na ako that time. So ayoko na mag-taxi ngayon kasi nga ang mahal Sabado ngayon. So tara, nabilisan na natin. So guys, andito na tayo sa Mount Gilboa. So, magpapaliwanag ay yung aming group leaders o yung pastor, o si Pastor Jojo. So, ang ganda ng view dito as in. Sa inyo yung aming mga ka-trippers. Teka, nasan yung kasama ko? Nakikisama lang ako kasi solo flight ako. Nasaan na? Sundan niyo po si Pastor! Bumalik pa eh. Bumalik pa. Sabi ko, hinanap kita. Ay, bumalik pa ako. Okay, so ang Mount Gilboa mga kapatid ay isa sa pinaka-popular na bundok dito sa northern part of Israel. Actually, nasa lower Galilee po tayo, ano? So ang Galilee, dyan lang banda, umusad ka lang ng konti, sumulang ka lang konti, nandyan na yung Galilee, yung Sea of Galilee. Ngayon, ang tanong, sino naman ang unang hari ng Israel? King Saul. Ha? King Saul. Solomon? Saul. Okay. So walang iba kundi si King Saul or si Saul. Si Saul. Okay? Si Saul, mga kapatid, ay iba kay Pablo. Kasi ang pangalan ni Pablo ay Saul nung una. Sa New Testament yun. Balikan ho natin yung lumang tipan. Okay? So si King Saul, mga kapatid, ang chosen leader or chosen king of the people. Okay? So hindi siya yung talagang pinili na hari ng Diyos. Ang bansang ito ay nagpumilit. Sabi nila, Lord, bigyan mo kami ng hari. Naiinggit kasi sila sa mga iba't ibang tribo o iba't ibang nasyon, mga kapatid, na sumakop at sa nasa paligid po nila kasi mga nasyon na ito may mga hari. Samantalang sila, walang hari. Yung physical na hari, yung isang tao talaga naglilid sa kanila. Pero gusto sana ng Diyos na siya yung ituring nilang hari. So, to make the long story short, mga kapatid, sana nakikinig po kayo, ha? Hiniling ng bansang Israel na bigyan sila ng isang hari. So, alam niyo naman, ang tao laging tumitingin yan sa outward appearance. Okay? Ang Diyos, iba.
Pag ang Diyos pumili, tinitingnan niya yung inward, yung puso. Pero pag tao, pag nakita mo, pogi. Uy, malaal din. Siya na. Okay. Makisig, maputi. Okay, matangkad. Oh, siya na. Yun din ang nangyari sa bansang Israel, mga kapatid. Nakita nila si Saul, malalaking muscles. Okay, makisig na tao. Talagang maganda nga yung kanyang pangangatawan. Maganda yung itsura niya. So, ang sabi nila, we want Saul to be our king. So, through Prophet Samuel, mga kapatid, itinalaga si King Saul or si Saul bilang hari ng Israel. So, ito yun, mga kapatid. Siya nga ang napili at siyang iniluklok na hari ng bansang ito. Pero alam nyo, nakakalungkot dahil nung ito'y nag-umpisa, maganda. Maganda, maganda, maganda. Parang tayo lang. Pag nag-uumbisa, okay. Parang sa trabaho nyo lang, di ba? Okay, pero pag tumatagal-tagal, nako, kulang na ng sablanot, ano? Na talagang nagsasalubong na inyong mga kilay. So, ganito yung nangyari, mga kapatid. Sa umpisa, maganda yung pamumuno ni King Saul, pero in the middle, until that end of his kingship, of his leadership, napaka-worse ng kanyang pamumuno. So ayan, nandito na po tayo sa Gan HaShlosha, ano? So naghahanap ng kami ng lugar. Paglalagay namin ng gamit and then swimming na tayo. Para ito, nakapagod maglakad. So ayan, kung nakikita nyo doon, sa may parte doon, ayun. Ganda ng tubig kaya. Tapos may mga palm trees pa. Pakita ko sa inyo maya-maya ng konti. Ayun, nakita nyo bang ganda? Lino ng tubig. Oh my gosh, nakakaligo din. Namin maligo. Papalit muna daw kami. Nagulat siya, sinabi ko nakasimsot ako. Pero hindi ko kaya ngayon na mag-tubis, nakakahiya. Hindi ka tulad dati, makapal pa mukha ako. Ano ba yung kasama ko? Hindi, alika na. Anong masasabi mo? Halika, dali ka. Anong masasabi ko? Oo. Ang ganda. Ang ganda nino? Ang ganda ng ako. Ba't di mo ako idama? Tayo. Ano yan, video? Yes, hindi naman. Video yan. Naka-video ba? Oo, oh, ayun o. Oh, tingnan mo o. Oh. Ayan pang pinakamagandang si Mia. Ano yun? Ano yun? Video nga ito. Oh, ano masasabi mo sa ganun mo siya? Ah, saan yan o? Hindi ko makita. Ay, ayun, andun sa likod. Oo. Mas magaganda pa tayo dyan. Hindi, ano ko masasabi mo sa Gan HaShlosha? Ah, sarap. Ang sarap ng amoy. Ang sarap ng amoy. May nagpa-barbecue. Parang wala kaming barbecue. Ang ganda ng place. Correct. Very refreshing. Nakalimutan ko si Amy. Nakalimutan yung alaga. Pag na tayong bumalik. Ay, wala na tayong pera. Ay, oo nga, no? Oo nga pala. Siya mamaya ulit. Meanwhile. Ikaw magpaliwanag, saan tayo pupunta? Hinanap namin, ay hindi, nakita na pala namin yung falls. Kaso right, malalim dito, kaya doon kami sa kabilang side dadaan. Oo. So ate, anong pangalan mo? Virgie. Virgie. So gusto mo mag-shoutout sa pamilya mo sa Pinas? Pwedeng-pwede. So, andito nga kami ngayon sa Gan HaShlosha. So, si ate hindi pa basa. Ako basa na. So, doon siya sa falls. Kasi yun yung parang isang main, pinaka-main attraction dito sa Gan HaShlosha. So, tara, let's! Thank you.
ko makikita niyo. Pero yun. Parang kapulungan siya. Ang saya pa nga dito kung alam niyo lang. Bakas sa loob. Nasiga mong garo doon. Urayan mo sa mga kapos na. Ang kong amo eh. Banggaan na diyan. Banggaan. Urayan mo. Yan. Ang chay. Sarap pero hindi ko alam. Masarap. Basta, dapat. Kapag isiga ko man dapat, ah, gawin, dali amo. Oh, yung mga fish, oh. Wow. Yan. Tapos bicho uman din kita fish. Ano po, uwi na kami. Ano na sabi niyo sa trip? Ano masasabi mo sa trip? Wait lang. Wait lang. Busy pa po siya kasasagot ng SMS. Nakakapagod. Grabe. Pero ang ganda talaga ng view dito. Ang sarap mag-swimming. That's right! So recommended. Kung gusto niyo sumama sa mga trip, puntahan niyo itong lugar na to kasi super ganda talaga. Ano masasabi mo, ate? Ano masasabi mo sa trip? Nag-enjoy. Recommended ba ang lugar mo? Oo. Nakapagod lang. Ano? Grabe. Oo. September na ngayon pero mainit pa rin. Grabe. Sabi nga ni Pastor kanina, huling hirit daw sa tag-init pero hindi na tag-init ngayon. Di ba ano naman? Stop. Oo, stop. Ano yung sa English? Okay. Stop. Okay. 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 Meron na kayo natutunan bago ulit. Grabe. Masa na sila? Nakawala ni Mamsa. Ang dami pa rin pa. Hindi sana dito magpapitsura. Masa na? Balik na naman sila. Balik na kaming bus. And tara. Hindi ko close ko na nga pala itong vlog na to. So I hope nag-enjoy kayo. And I hope meron kayong nakitang bago na naman dito sa Israel. And huwag niyo sana kalimutang mag-subscribe kung hindi pa kayo nakapag-subscribe dito sa channel na to. And ayun nga, kung nagustuhan niyo itong video na to, don't forget to subscribe. Ay, hindi pala, don't forget to like. And I hope makita ko kayo next time. Bye!